Disyembre sa loob ng 3 araw, nagtitipon-tipon ang mga saksi mula sa iba't ibang lugar para mag-aral at sumamba. Katapatan kay Jehova ang kanilang tema ngayon. Pero hindi siya tumalikod sa Diyos ni Jehova. Ito ay nagdudulot ng kaligayahan sa isa na kung saan tinuturuan tayo kung paano tularan ang yapak na pinakita ng Panginoong Jesus. At ito ay magdudulot ng kaligayahan sa atin at sa ating pamilya. Ang sinasabi dito sa Luke 19:5-6. Sa Santiago, Kabanata 5, talatang 17. Si Dwight, kahit ipinanganak sa pamilyang saksi ni Jehova, ay nagpabautismo lang noong 14 na taong gulang siya. Oo nga, pero tingnan mo. Apa, magugustuhan nila yan. Sama-sama rin ang mga pamilya sa panonood ng inihandang drama para sa pagtitipon. Dito madalas na naaantig ang kanilang damdamin. Madaling makilala. Hindi sila nagdiriwang kapag December 25. Hindi rin tumatanggap ng regalo kahit birthday gift. Wala namang specifically sinabi si Jesus dito sa Bible na dapat i-celebrate yung kanyang pagkabuhay. Sa katunayan, yung natataning event lang na sinabi ni Jesus na dapat i-celebrate ay yung kanyang kamatayan. Wala rin nakalagay sa Bible na evidence na December 25 yung date of birth ni Jesus Christ. Pagsasaluhan nila ang tinapay at alak bilang simbolo ng katawan at dugo ni Jesus. Sa tala ng Jehovah's Witnesses noong 2015, nasa 600,000 ang kanilang miyembro sa buong bansa. Nasa 8.2 milyon naman ang bilang ng mga miyembro sa buong mundo. Nasa industriya ng sales si Dwight. Isa siya sa body of elders ng Kingdom Hall sa Paranaque. Aktibo pa rin siya sa pulong. Ito ang tawag sa pagsamba nila tuwing Linggo. Ang pagiging isang matanda o elder sa kongregasyon ay isang pribileho na maglingkod para sa mga kawan o sa mga kapwa, mga saksi ni Jehovah. At pangunahin dito ay yung pagtulong sa kanila sa pag-aaral ng Biblia. Housewife naman ang kanyang misis na si Willa. From the start, we try to explain to our kids that as a family, our goal should be to make Jehovah God happy. And so, the only way to make Jehovah God happy is to follow His word from the Bible. Ang dalawang anak naman ay nasa homeschool program. I-invite po ako sa mga birthdays and Christmas parties. Pero I respectfully tell them the reason why I don't celebrate birthdays. Sinasabi ko po yung anong sinasabi ng Bible at yung mga yung belief ko. Gusto ko pong gawin ang anong napapasaya ni Jehovah. So I put His happiness first before mine. I don't think of being jealous of other people or being disappointed. Ginagamit po namin ang opportunity na makashare ng Bible message tungkol sa God's kingdom at everlasting life. At ito po ang best gift na pwede naming ibigay sa kapwa. At pag nagawa namin to, nararamdaman po namin ang tunay na kaligayaan. Umaasa ang mag-asawa na hindi maliligaw ng landas ang kanilang mga anak. Sadyang challenging para palakihin ang mga bata, lalo na sa panahon ngayon na critical at magulong mundo. Ngunit sinisikap namin na gamitin ang Biblia upang sila ay turuan. Nagsasagawa rin ang mag-asawa ng door-to-door ministry. It's Dwight again and Willa. Nagbabahagi sila ng salita ng Diyos para sa mga lugar na nakatoka sa kanila. And it is from 2 Samuel 22:6. With someone loyal, you act in loyalty. Kilala ang mga saksi sa ganitong gawain. Let's pray. Jehovah God, thank you so much for this opportunity. Sina Yamila at Yashley, abala sa mga tinuturuang bata. Every Saturday po, every Sabado,
pumunta po kami sa kanyang bahay. Tapos meron po kaming mga libro para sa mga bata, mga Bible stories and Bible lessons. God sent his angel and shut the mouth of the lion, Daniel said. Mga 5 years old po, tapos nagtuturo po ako yung nangyari noon, yung mga stories tungkol kay Abel, si Adan, tapos po sila Moses. What about God's faithful angel? Hindi naman daw sila tinatrato ng kakaiba dahil sa kanilang paniniwala. When I grew up po, I want to be a regular pioneer. Regular pioneer preaches to other people in different locations. So, yun po ang pinaka-goal ko na maging pioneer, local or abroad, to help other people learn about Jehovah. And para ma-feel yung kasayahan na nafe-feel ko ngayon. Sa bahay, mayroon pa silang tinatawag na family worship. Please bless our efforts. Ang organisasyon ng mga saksi ni Jehovah ay naglalaan ng panahon bawat linggo na kung saan ay ang buong pamilya ay gagawa ng family worship. Ito ay depende sa edad ng mga anak at kung ano ang bagay sa kalagayan ng pamilya, depende sa edad ng mga anak. Ang family worship ang tulong din upang mapalapit ang pamilya sa Diyos na Jehovah at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ngayong Pasko, gagawin lang nila ang regular na gawain kapag Linggo para sa pamilya sa Panta. Ang pagbubuhos nila ng oras sa pagsamba at paglilingkod kay Jehovah ang nagbubuklod at nagpapatibay sa kanilang paniniwala.